na kilala namin ng mag-anak na nakatira sa bahay kubo na ito. Anim na magkakapatid na inabandonan ng sariling ina. Masakla pa dito, sumama raw sa iba, at hindi na nagparamdam pa. Talagang buhay eh. Tapos po ganito eh. Iniwan kami ng kanyang nanay. Iniwan po. Dating masayang pamilya, nagdulot ng kalungkutan at pagkakahiwalay ng magkakapatid. Ngunit sa kabila nito, pinipilit ng ama na itaguyod at ibigay ang pangangailangan ng kanyang anak. Mahirap man raw, ay kakayanin para lang may mahayain. Asin. Asin raw ang ulam nila. Ano yung ulam nyo kanina? Wala. Asin lang. Asin. Basta raw may kanin, ay asa ayos kanin na. Po. Dumarating pa sa punto na iniiyak na lang niya ang problema. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanilang buhay. So isa pa paalang araw sa inyo lahat. So ngayong araw po ay may pupuntahan po tayong mga pamilya dito sa Pinamalayan Oriental Mindoro at isa po nga concerned citizen na nakapagsabi sa kalagayan nila. At yun nga po, ito po yung pinakang picture ng pamilya po dito sa Zone 1, Barangay Zone 1. So ito po yung bago nating tutulungan ngayong taon. At yun po, thank you very much po sa ating mga concerned citizen na nagsisend po sa atin para may mapaabutan po tayo ng tulong. Thank you very much po at God bless po. So magandang hapon po kuya. Magandang hapon. Magandang hapon. Ayan. So ito po yung mga anak po ninyo. So, kamusta po ang buhay kuya? Medyo ano din po. Mahirap. Kamusta po wala. Mahirap talagang buhay eh. Tapos po ganito eh. Iniwan kami ng kanyang nanay. Iniwan po kayo. Alam niyo po ba ang rason kung bakit kayo iniwan? Hindi po. Basta bigla na lang po nawala siya? Na, nagpa-manilaw siya. Sabi po sa akin, nagtatrabaho daw siya. Nandun na ha, sa Manila. Ngayon po, nakakausap ko naman siya. Kaso lang nung isang buwan na, uuwi na daw siya. Hindi, nagdilin siya ako ng pamasahin niya papunta dito. Sabi niya nung umaga, uuwi na daw siya. Hindi, hintay ko. Nabutan ng gabi, wala pa. Itinawagan ko malayo, malayong lugar. Punta. Hindi pala sa Manila? Sa Manila ay umuwi. Ay sa... sa ibang bahay umuwi? So, ilang taon na po ba kayong nagkahiwalay? Isang taon na. Ah, bago lang? Ngayon. Nung pulog isang taon. November 9. So, after po nun, nung umuwi na, hindi na sa inyo nagparamdam? Wala na. Kaya ako nag-aaral dito sa mga bata. Nag-aaral po sila? Ito dati, napasok. Nagka-problema nga ako, napatigil na sa patigil na rin. So, lahat po ba sila may mga birth certificate? Ito po, wala. Saka ito. Ah, wala. So, hindi na po nasustentuhan yung pag-aaral ni, itong isa? Princess ni Princess. Hindi na. Kahit sa public po. Kasi hindi ko na ako maano. Parang magulo na rin po ang isip mo. Pinang mahirap, kahit na... Kahit gusto kong pag-aralin, hindi ko po magawa. Pero hindi ito ang isip ko dahil sa gabi ho. Nagtatrabaho ako. Sa gabi. Pa extra-extra. Kung mayroon sa... Nakikita ko po sa mga bata na maliliit pa. At alam ko po na hindi madaling mag-alaga ng bata. Paano niyo po na kakaya yung kuya? Tinitiis na lang po. Para maalagaan ka naman. Ilan po ba anak niyo kuya lahat? Anim po yan, yung bunso po, tsaka yung panganay na walay. Bakit po? Nasa lola niya. Lola ng lola mo, side? Sa side po. Babae? Pinan ko po.
So sila na po yung parang nag-aalaga na hanggang ngayon. So ito po nasa yung ano, poder. So paano po yung pang-araw-araw po nila? Paano niyo po na susuportahan? Commit about, pwede na pag-support ako dito. Wala, pare-parehas ko kanto wala. Paano wala po? Wala po makain minsan? Hindi naman po. Meron naman po. Ibig po sabihin ay budget-budget. Budget-budget lang hanggat sa umabot po na magkatrabaho po ulit. Kung saan po may trabaho doon po kayo? Construction, ganun? Construction, yung extra sa banana chips, dagat, o ganyan-ganyan lang. Pag po kayo nasa dagat, sino pong nag-aalaga sa mga bata? Sila lang po. Sila lang. Ah, naiwanan niyo po sila? Opo. Very good naman ng mga bata. Ano pong pangalan nila? Ito po si Princess. Si Princess. Si Giselle. Si Giselle. Si Jillian. Jillian. Saka si Christian. Si Christian. Si Princess. Si Giselle. Jillian. At si Christian. Ilang taon po yung bunso nyo? Ako 2 years po ngayong February 2. 11 po yung aking pangalan. Babae din? Babae. Di isa lang po. Ah, si Christian lang po yung ano, lalaki. Eh, kamusta naman po yung pang-araw-araw nito, kuya? Mahirap po sabihin eh. Talagang wala po ako masabi, kundi hirap. Matiis. Ano po yung nararamdaman nyo kapag sila'y nakikita nyo na hirap din sa buhay? Wala, napatakal na dito. Parang napapaisip na lang po, no? Nakakayak talaga yung istorya nina Kuya Jim at ano? Kababata pa po iniwan sila nung asawa na imbis na alagaan yung mga anak nila, iniwan si Kuya. Napakahirap yung sitwasyon ng Kuya, no? Isa pa lang anak ko pero nahirapan ako mag-alaga. Lalo ito apat, no? Bata, kuya. Ang pangarap ko sa'yo, mapag-aral ko sa'yo ng maayos. Ang kapitan sila ng military. Gusto makakatulit ng pag-aaral. Anong grade mo na nung pumasok ka? Grade 1 ikaw? Grade 1? Ah, grade 2 po siya? Saan po? Sa Darmis. Ah, Darmis. After po nun, parang ngayon lang siya nakatigil ngayon taon. May mga kamag-anak po ba kayo dito, kuya? No, yung magulang ko po, ando po sa 100. Kaso ano din po, ano, hirap din? Mahirap din. Kaya tis-tis lang po. Kuya, sa nangyari sa buhay mo ngayon na ito, iniwan kayo ng asawa mo, ano yung pinakang mensahe mo na lang sa kanya? Saan ka man, Pei, sana ay lumigaya ka dyan at isipin mo yung mga anak mo. Hindi ito lang naghahintay sa iyo. Ilang. Miss nyo na ba si Mama? Miss nyo na si Mama? Ikaw, Christian, miss mo na si Mama? Tanda pa kaya ni na Christian yung ano, mukha ng Mama nila? Tanda po. Alam po ako naririnig niya sa mga bata niya. Alam na rin po nila yung nangyari? Na ganito po yung ano? Naramdaman ko po niya sa mga bata, galit na sa inyo. Hindi naman natin mapipigilan na magalit yung mga bata kasi ganito po yung nangyari, no? Isa ngayon po kuya, may kakain kayo ngayon? Meron pa naman pong kanto. May bigas pa po? Meron pa po. So napansin ko lang kuya yung bahay mo yan dingding po ano at yung bubong po parang may butas po ano? Parang ako grape po na ulit. Ay, big sabihin na babasa po kayo sa loob. Hindi naman po sa kabilang ano, side wala naman po.
paano po kayo pag naulan? Dinapunta lang doon? Dinapunta lang po kami sa kabila, sir. Hmm. Na lang kami nag-itinate. Wala po kasi pambili eh. Hmm. So, yung dingding po nila mga babayan ay ano po, parang butas na rin po talaga, no? Hmm. Pwede po nating masilip yung loob, kuya? Sige po, ayos lang po. Yung loob. Talagang square lang po talaga. At mahalaga po yung may natutulugan. Anong gagawa po kayo ng ano? Pang ano? Isang pangisda po. Mahirap po talaga kuya pag nawawala ang ano, asawa. No? Wala po, nababayaanan ng... Kasi alam ko po na hindi na kayo makakapaglinis dahil may mga anak po kayo, no? Hmm. Pagod na, kuya. Nag-hanap buhay. Tapos, mag-iintindi pa ng pagkain ng mga bata. Nahirap na rin, no? Yan, gano'n. Sabog-sabog. Pero ang maganda lang po sa inyo talagang nagpuporsige po kayo para... So, naibigay din po yung ano, pangangailangan ng mga anak po ninyo. Doon po ako saludo kuya sa inyo. No? Ay, nakapagmerenda na po si Nana, mga bata. Ay, wala pa pong merenda? Meron akong dala dito. Meron dala si kuya. Meron dala. Ilan taon ka na, Christian? Ilan taon ka na? 6 years old na? 6 years old na siya? 4 lang po yan. Ay, 4. Ito. Hindi pa kayo nag-merienda? Ha? Hindi pa kayo nakain? Ano nga sabihin? Salamat po. Oh, very good. Ay ko, ito po. May pang-ulam na po at pang-saing po ninyo. Kahit sa ilang araw po ay makatulong po dito sa bahay niyo. No? Ito po. Ano pong ulam niyo kanina? Wala. Asin lang. Asin? Basta may kanin po. Tapos ano pa po yung ano, umagahan? Meron naman. Kanin din po. Kanin din lang. Kaganon po kuya yung sitwasyon po ninyo. Ano po yung naramdaman nyo sa mga bata na ano, ganon yung naihain nyo po? Masakit po. Masakit po si Tila. Tila nang maibigay ko sa kanin. Kahit napilitin ay wala nang maibigay talaga. Eh? Kain kayo. May pang-ulam kayo dito mamay, oh. Marami pang-ulam dito. Nakakain na sila sa Jollibee? Hindi ba po? Ay na, gusto nyo kumain sa Jollibee? Ha? Kilala niyo si Jollibee? Kilala niyo? Hindi ba po sila nakakapunta sa Jollibee? May sasunod, no? May Jollibee tayo. Na? Wow, ano naman itong mga batang ito eh. Pero napansin ko po kuya, malinis po sila, no? Hindi sila, ano, napapabayaan kahit na kayo po ay ano, busy sa buhay. Hati-hati pong, ano, kalahati sa kapag-intindi sa kanila. Kalahati sa pag-ing crush ya, para sa kanila. Tumatanong ko lang kuya, gano'n niyo po kamahal si Nan Jillian? Mahal ka po sa buhay ko. Kahit na. Ano po ang mangyari? Hindi ko pa kabayaran itong mga bata. Kasin daw po yung ulam nila kanina. Mahirap din talaga pag walang katuwang sa buhay. Lalo na pagkaganto po, mga parehas po lahat sila yung mga bata pa.
maintindihin pa po yung iba. Pero napapansin ko kuya ay parang sila ano, matured na po yung isip. Ano? Sa gabi nga pag ako nagtatrabaho, iniiwan pa mga yan dito. Sila naman na iwan. Sa umaga na ako na ako. Sa pangingisda po? Sa ano po, pag nagtatrabaho pa ako sa banana. Hindi po kayo nagluluto? Paano po pag naulan? Eh, pag nalang po kung madilim na, kahit tanghali po, nagluluto na. Pinapasok ko sa loob. Hindi kahit po umulan, kakainin na sila. Talagang hinahanda niyo na po bago man ano, gumabi. Dumating mo ng ulan, kakainin na sila. Mga babayan, ito po yung kanilang tahanan. No? Pakita po natin talaga sa bahay nila na parang ilang bagyo na lang, kuya, eh tutumba na po, tagilid na, no? Yung kwento ng buhay ni Kuya Jimmy, at bagamat ganito man nangyari ay patuloy pa rin po siyang lumalaban sa buhay paano masusuportahan po yung mga pangangailangan ng anak niya. Although hindi man po nag-aaral, talagang pinipilit ni Kuya Jimmy na maibigay lahat ng mga needs ng mga bata. Kuya, tiwala lang ano, at hindi laban, oh, laban lang sa buhay. At di parating nasa ilalim lang tayo, no? Balang araw ay aahon. Laban lang po sa buhay. Kasi itong mga batang ito, mag-aaral to. Magkakameron ng sariling isip. Balang araw ay matutulungan din kayo ng anak po ninyo, no? At lagi lang po magtiwala kay Lord, no? May purpose kung bakit naging ganito po yung nangyari. May magandang mangyayari sa buhay mo, kuya. Maniwala ka, no? So, mga babayan, at yun nga po, sa mga nais po palang magpahatid po ng tulong para kay Kuya Jimmy, mag-message lang po kayo sa Ren Vlogs, nakita niyo po sa screen, at any amount po ay malaking tulong po yun sa pangangailangan po nila. Maraming maraming salamat po, at this Ren Vlogs po, peace out po, bye-bye. Babay kayo dun sa camera. Bye-bye. Bigat na. Bye-bye. 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 Bye-bye.